kay gato karang plitura oh. Ako may pakita sa inyo ang speech ni Bibim dire sa Bukidnon. Okay. Gato karang plitura. Salamat po! Thank you, Malay-Palay! Bukidnon! Sa init ng salubong na ibinigay ninyo sa akin! Sabi nila, malamig daw ang hangin dito sa Bukidnon sa Malay-Palay. Hindi ko na po naramdaman dahil sa init ng salubong ninyo! Salamat mula sa aming sa tambalon ng Marcos at Duterte at sa lahat ng unit team sa napakainit na salubong. Alam niyo po, pagpasok ko kanina, na-excited ako eh. Sabi ko, tignan mo, dami-daming tao. Sabi ko, nagulat ako, pati yung mga dalagita humihiya. Akala ko, akong hinahanap si Vice sinalubong ako, nasan si Sandro? Kita ka pang picture oh, ni Sandro. Ito pa, Bibim, pakis para kay Vinnie, Vincent at Sandro. Mr. Bibim, will you be my father-in-law? Swerte yung batang yan, ha? Alam niyo po, ang katotohanan, wala po, di ko na po sinasama si Sandro pagka yung lumilakad kami. Alam niyo po kung bakit? Dahil, nung nagsisimula pa lang ako na mapolitika, pinayuhan ako ng aking magulang. Ika nila sa akin, huwag kang aakyat ng entablado na may kasamang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya hindi nasama si Sandro. Kaya sabi ko, Sandro, dyan ka na lang muna sa Ilocos Norte. Dahil sa'y tumatakbo bilang congressman dun sa probinsya namin sa Ilocos Norte. Ngunit, ipapaabot ko sa kanya at sa lahat ng unit team, pati na kay Inday Sara, ang init na inyong salubong. Ang inyong pagmamahal at inyong pahayag na suporta. At dito po, kitang-kita po natin, dito sa Bukidnon, ay naunawaan na po ang taga Bukidnon ang aming hatikain ng pagkakaisa. Dahil maliwanag na maliwanag na dito sa Bukidnon, buo ang suporta ng lalawigan ng Bukidnon sa unit team at sa tampalan Marcos at saka Duterte. Ang aking partner, ang ating magiging vice-presidente. At siya, alam niyo po, malapit na tayo. Ilang araw na lang ang natitira sa kampanya. Kaya kami ay kuminsan hindi nagsasama upang marami kaming mapuntahan. Alam niyo po. Sabi, narinig niyo naman po ang mensahe ng ating vice-presidente. At lagi ko pong sinasabi, dahil sa aking palagay,
sa lahat ng presidential candidate sa halalang ito, ako na ang pinakamapalad dahil ang naging partner ko, ang naging running mate ko ay ang nakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang, at bukod sa lahat ay ang pinakamalalim ang pagmamahal sa Pilipinas, ang ating susunod na Vice President, Inday Sara Duterte! 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 Talaga naman, alaalan nyo pa ang sigaw natin mula pa ng 2016. Kaya po, alam nyo naman po, kami sa Unity, kaya po naging pangalan niya na Unity. Dahil ang kahulugan niyan ay Unity Team. Dahil ang adhikain namin ay ang pagkakaisa. Dahil sa aming palagay, ang pagkakaisa ay ang unang hakbang na kailangan nating gawin upang tayo ay makabalik sa mas magandang buhay pagkatapos ng krisis ng pandemya. Kaya naman po, sa aking palagay, napakaganda na halimbawa at simbolo ang tambalang Marcos at Duterte. Dahil po, kung ako, nagaling ako sa Ilocos Norte, Sinday Sara galing sa Davao, dito sa Mindanao, nanggaling po kaming dalawa sa magkabilang dako ng Pilipinas. Kung kaya naming magsama, siguro naman ay kaya natin pagkaisahin ang sambayan ng Pilipino. Alam niyo po, siguro po ay naririnig po naman ninyo na aming isinisigaw ang aming dala na mensahe pag kami ay pumupunta sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas, ang aming mensahe ay ang pagkakaisa. Ang adhikain ng Unity at ang tambalang Marcos Duterte ay ang pagkakaisa. Dahil po, kung meron po tayong natutunan dito sa krisis ng pandemya, ito ay ang lahat ng Pilipino. Sila man ay mayaman o mahirap, sila man ay sikat o hindi man kilala, lahat po ng Pilipino ay nangangailangan ngayon ng tulong. At sino pa ang tutulong sa Pilipino kung hindi ang Pilipino rin? Kaya po, yan po ang aming usay. Nauna-una sa dami ng kailangan po natin gawin. Marami po tayong problemang inaharap. Kailangan natin ayusin ang ating tulungan ng ating mga maliliit na negosyante. Kailangan natin tulungan ang ating educational system, ang ating agrikultura upang magkatrabaho ulit. Kailangan natin ipagpatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte na infrastructure program na Build. At panalawakin pa natin, isasama natin dyan ang digital infrastructure para sa ating internet ay maging mas mabilis, mas mura at mas malawak. Kailangan po natin ayusin ang ating mga healthcare program, ating mga ospital, ating mga RHU. Tulungan natin ang ating mga frontliner na nakita natin naging bayani dito sa krisis ng pandemya. Marami po tayong kailangan ayusin. Marami po tayong problema na kailangan tugunan. Ngunit, kapag alam naman po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipat, kahit gaano pagmamahal sa bansang Pilipinas, BBM!
Microphone, Daot. Nawala ang koneksyon sa microphone. BBM! Para. Para. Masyado kasing malakas ang sigaw nyo na luma yung mga loudspeaker. Antabo na yung mga loudspeaker. Ang aking sinasabi po ay kung meron po tayong nakakunan dito sa pandemya, lahat po tayo nangangailangan ng tulong. At alam naman po natin na ang isang tao kahit gaano kasipag, kahit gaano kamahal ang Pilipinas, siya ay isang tao lamang. At kung pag-aralan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, lahat na pumasok na problema, lahat na naging krisis, lahat ng sakuna, tayo po ay nakaraos dahil tayo mga Pilipino ay nagkaisa. Kaya naman po, ang adikain ng pagkakaisa ay napakahalaga. Dahil kailangan po natin sa panahong ito, lahat po ng Pilipino na kapit-bisig upang lahat ng sipag, lahat ng kakayahan, lahat ng galing at lahat ng pagmamahal ng Pilipino sa kapwa Pilipino ay ating makita. I love you also. Alam niyo po, kaya mula matagal na po namin iniikot ang Pilipinas kasama ng Unity. At kung saan-saan na po kami nakarating, at tuloy-tuloy namin isinisigaw at ipinaglalaban ang aming mensahe ng pagkakaisa. At makikita po naman natin na kagaya rito sa Bukidnon, kagaya rito sa Malaybalay, ay talagang mainit ang pagtanggap ng taong bayan sa mensahe ng pagkakaisa. Panalo ka na! 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 Ganun po ba? Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo na. Napakainit po ng pagtanggap ng ating mga kababayan sa mensahe ng pagkakaisa. Dahil po, hindi naman po tayo dapat magtaka. Dahil naman po, nasa puso naman ng bawat Pilipino ang maging matulungin, ang maging mapagmahal sa kanyang kapwa Pilipino. Tayo namang mga Pilipino, hindi naman tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Madaling patunayan yan. Tingnan ninyo yung mga katabi ninyo. Walang nakasimango dyan, lahat nakagigi. Yan po! Ayan, sigaw nyo ng malakas para malaman ng buong Pilipinas dito sa Bukidnon, puna ang support na para sa Unity Team at sa pagkakaisa. BBM! 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 BBM!
ng Pilipino yung pinapakita po ninyo. Kaya naman po, ay hindi tayo magtataka na mainit ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa mensahe ng pagkakaisa. Nauna po, nung kami po ay nagsimula pa lang na mag-ikot, nung nagsimula pa lang kami na isigaw ang adhikain ng pagkakaisa, ay sinasagot po naman tayo ng kaumbayan. At sa simula ay ang sagot ay parang bulong lamang na halos hindi marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, habang nakaraan ang ilang linggo, ang ilang buwan na aming tuloy-tuloy na isinisigaw ang pagkakaisa, yung bulong na yan ay palakas na ng palakas hanggang naging maliwanag na po ang sigaw ng ating mga kababayan, ang sigaw ng Pilipino. At ang sigaw ng Pilipino ay ako ay kasama sa pagbabago. Ako ay kasama sa pag-uunlad. Ako ay kasama sa pagpaganda ng Pilipinas, sa pagpaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Ako ay kasama sa kilusan ng pagkakaisa. Ito po ang naging sigaw ng Pilipinas ngayon. At yan po ang puso, ang ugali, ang kultura ng ating bansa na nais namin ibalik hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi pati rin sa lahat ng apang araw-araw natin na buhay sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Alam naman po natin ang ugali po ng Pilipino. Ang Pilipino kapag nakita ang kanyang kapwa na naghihirap ay tutulungan. Ang Pilipino kapag nakita ang kapwa ng Pilipino na natapa ay ibibigay ka agad ang kanyang kamay upang tulungan. Ganyan po ang puso ng Pilipino. At yung pusong ng Pilipino, yung ating ugali na napakaganda na pagmama sa kapwa ay ang pinakamahalaga na maunawaan ng taong bayan. Ito po ay ang pinakamahalaga na ating pangangailangan upang matugunan natin lahat po ng problema na humaharap sa atin, hindi lamang ngayon, ngunit pati na sa dumadating na panahon. Kakalimutan itong gabi na ito na dito sa Malaybalay, sa lalawigan ng Bukidnon. Dito ngayon, tayo ay sinimulan natin ang kilusan ng pagkakaisa. At huwag po natin titigilan. Huwag tayong hihinto sa pagtatrabaho, sa pagsasakripisyo hanggat dumating na po ang araw na masasabi natin tayo ay nagkaisa na, na nangyari na, na sa dami ng ating problema kaya na naman nating harapin dahil ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. At pagdating po ng araw na yan, araw ng ating tagumpay, hindi lang po ang tagumpay na ang darating na halalan, kung hindi po ang tunay na tagumpay na ipinagkaisa natin, pinagsama-sama natin, at pinagsaming pwersa natin lahat ng Pilipino para sa ikibubuti ng bawat mamamayang Pilipino para sa pagpaganda ng Pilipinas. At pagdating po ng araw na yan, na dahan-dahan na po nating nararamdaman na tayo
ay kumanda na ang buhay. At masasabi natin ang mga Pilipino ay bumalik na sa trabaho. May pera na naman po sa bulsa. Kaya na pong ipakain ang kanilang pamilya. Kaya na po ipag-aaral ang kanilang mga anak. At bukod po sa lahat, ay magkaroon ng pag-asa ang bawat mamamayang Pilipino na ang kanyang kinabukasan ay magiging mas maliwanag at mas maganda kaysa sa pinagdaanan natin sa nakaraang dalawang taon. Kapag po nakamtan natin yung pagkakaisa na yan at nararamdaman na po natin ang pagpaganda ng buhay ng mga Pilipino at pagpaganda ng buhay ng kinabukasan ng Pilipinas, tayo po ay haharap sa lahat ng ating mga kaibigan sa buong mundo. Tayo ay magmamalaki at sasabihin natin sa kanila, tignan mo kaming mga Pilipino, nagmamahalan kami, nagtutulungan kami. Kahit anong limado ninyo sa amin ay kaya namin harapin dahil kami nagkaisa, dahil kami mga Pilipino ay makapayanihan. At pagdating ng araw na yan, aharap muli tayo sa buong mundo at iwawagayway natin ang bandila ng Pilipinas. At sisigaw tayo sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Kaya po, itong sinimulaan natin ang pagkikilos, itong sinimulaan natin ang kiusan ng pagkakaisa. Ito po ang layunin natin. Ito ang maging hangarin natin at pangarap para sa Pilipinas. Pagtulungan po natin itong lahat. Dahil malakas po ang lungkot na kapag ang mga Pilipino ay sabay-sabay gumalaw, kahit sino sa mundo ay hindi matitigil ang gusto ng Pilipino. Ipagpatuloy po natin ang kilusan ng pagkakaisa at mararamdaman po natin kumanda na ang Pilipinas at sama-sama po tayong babangon muli. Maraming salamat po!